Biglang akyat na nga mga idol ang team ng Golden State Warriors sa number 1 spot para nga sa power rankings next season. And of course, mga idol, expected na natin yan, nanalo na sila ng championship. Sino pa ba ang mas number 1 kesa nga dito sa team ng Golden State? Pero mga idol, kung titingnan nga natin kung saan nang galing ang team ng Golden State Warriors bago mag-umpisa itong championship season nila, ay pang number 13 lamang sila sa power rankings. Tinawag pa nga sila mga idol na hindi solidified na championship contenders. Wala ngang nakumbinse mga idol na kaya ng Golden State Warriors ang kanilang ginawa this season na manalo ng championship. Tanging si Stephen A. Smith lamang talaga mga idol from day 1 ang naniwala na itong Warriors ay isang solid na championship contenders at kaya ngang manalo ng championship. Well mga idol, kung iisipin nga natin ang sitwasyon ng Warriors bago pumasok itong nakaraang season lang, ay laglag nga sila sa play-in tournament tapos hindi nga sila masyadong gumalaw sa off-season para nga itodong i-improve ang kanilang roster. Naniwala nga sila sa kanilang core player na sila Curry, Clay, Draymond, tapos ang kanilang mga young player, tapos mga solid pieces lang na kagaya ni Wiggins. Hindi nga sila masyado nag-ingay mga idol sa off-season at sa kanilang mga moves. Kaya naman hindi na rin natin masisisi ang ibang nagduda. Pero yung mga nagduda na yun mga idol ay mali pala sila. Tama itong si Bob Myers na ganito lang ang moves na ginawa. Nag-stick nga sila sa kanilang mga core player at umasa sa kanilang mga role player na magpo-provide. At ayun nga mismo ang nangyari mga idol, and at the end sila ang nagkampyon. At kaya naman mga idol ngayon, ayaw na sigurong magkamali na itong mga NBA experts at ayaw na rin nilang pagdudahan ng Warriors. Nilagay na nga nila sa number 1 bilang pinakamalakas na NBA team next season. At para na nga sa ating next balita mga idol, pag-usapan natin ang latest move ng Los Angeles Lakers. Kinuha na kasi nila mga idol ang nababalitan netong nakaraan na i-hire nila na si Chris Gent. Balita nga na ito daw si Coach Darvin Ham ang nag-recruit sa kanya detong last week lamang at napa-oo niya naman agad-agad. Siguro dahil na rin meron ngang opportunity itong si Chris Gent na i-coach ang one of the greatest ever mga idol na si LeBron James, ang very talented na si Anthony Davis at itong si Russell Westbrook. At siguro nga mga idol, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mas pinili ni Coach Gent ay coach nga itong Lakers kesa ang kanyang team na Atlanta Hawks. Pero anyways mga idol, yan nga ang ating quick update sa Lakers. Punta na nga tayo sa ating next balita na agad. Ito nga ang mga ilang NBA executive mga idol ay dapat daw ay matahan itong team ng Pistons mga idol dahil maaari nga daw i-trade nila si Jeremy Grant papunta sa Blazers kapalit ng 7th overall pick this year. Mukha ngang napaka-valuable mga idol na itong 7 pick ng Sixers dahil nag-aagawan nga ang ibang mga NBA teams. Itong latest ang team ng Pistons. At last year na rin kasi mga idol, neto ni Jeremy Grant sa kanyang kontrata at ayaw na nga siyang ibalik ng Detroit para makapag-focus nga sila sa pagde-develop ng kanilang mga young player. Kaya naman balak nilang i-trade mga idol itong si Grant para sa 7 pick ng Blazers. At para sa Blazers mga idol, mahirap na tanggihan yan. Napaka-valuable nga rin mga idol neto ni Jeremy Grant hindi lamang para sa kanyang depensa dahil na rin sa kanyang nag-improve na opensa. Kaya naman siguradong magiging big help etong si Grant mga idol kung mapunta nga siya sa Blazers next season. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita kung paanong tinanggihan ni Coach Kenny Atkinson mga idol ang offer ng Charlotte Hornets na maging head coach. Para nga manatili lang na top assistant coach na ito ngang Golden State at ni Coach Steve Kerr. Ito nga mga idol ay very strange na move para nga kay Coach Atkinson. Dahil mga idol, mas better opportunity ang naghihintay sa kanya sa Charlotte, mas malaking salary at mas malaking control dahil magiging coach na nga siya ng Charlotte. Pero mga idol, mukha ngang masaya itong si Coach Kenny Atkinson dito sa Warriors. Masaya siyang under siya ni Steve Kerr at mukha ngang marami siyang natututunan at mas pinili niya ngayon mga idol sa mas malaking pera, mas maraming opportunity sa team nga ng Charlotte Hornets. At ito nga mga idol ay parang pagpapatunay na rin nung sinabi ni Andrew Wiggins na parang pamilya nga daw sila dito sa team ng Golden State Warriors. At itong move ni Kenny Atkinson mga idol ay parang pagpapakita na mas pinipili niya nga ang pamilya niya ngayon sa Warriors kesa sa mas magandang opportunity sa ibang team. Pero anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito sa move nga ni Coach Kenny Atkinson? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!